Ate May, merienda ba tayo dyan? Pakikuha naman kami ni Joel, oh. Anong gusto mo? May biscuit dyan. Biscuit? Ate, yung ano na lang, yung pine-prepare? Ha? Huh? Ibig sabihin ni Joel, ate, yung ano, yung niluluto pa, hindi instant. Yun. Ano na lang kaya? Egg sandwich. Yun, egg sandwich. Sarap yun. Sige, ate, pakuha naman. Magluto pa ako. Okay lang. Hintay kami. Sige, ate, pakibilis naman. Nagugutom na kami. Pakibilis ako, ate. Opo. At today, ano na lang sa akin? Dalawang itlog. Pati kay Joel na din. Bale, apat yung gagawin mo, ha? Sige, pakibilis, ate. Ate, pakuha nga nung ano, kawali dun sa... Dyan, dun. Pati yung sandok na bagong bili ni nanay. Hindi yan, ate. Yung isa po. Sige na, okay na po yan. Sige, ate Day, balikan ko na lang yan mamaya, ah. Hintayin mo ko dito. Sige na. Okay na kayo. Tara kayo, Ryan. Ate? Bea? Ano? Asan siya? Ano nangyari sa kanila? Ba't ka umiiyak? Si ate kasi tsaka si Kuya Ryan eh. Naawa ko sa kanila. Di sila pwede magkita ng normal. Pero yan, patuloy nila pinaglalaban yung isa't isa. Ano naman nakakaiyak dun? Yun. Yung pinaglalaban nila yung isa't isa kahit na maraming pumipigil sa kanila. Iba nakakaiyak yun, Joel. Para silang... Romeo and Juliet, di ba? Romantic. Ano ka ba naman, Bea? Pa-romantic-romantic ka pa rin. Delikado yung ginagawa nila, tapos din na may patayo. Pumayag ka naman. Eh, paano kung mahuli sila? Eh, baka lalo silang paglayuin yan. Mas mahirap yun. Eh, paano kung dumating si Ninang? Makita sila. Ano, kumakain ka ba ng tama? Yung supplements mo, iniinom mo ba? Nakakatulog ka ba dito ng komportable? Pero mas okay sana kung ikaw ay nandito. Kung ikaw ay nag-aalaga sa akin. Hindi ako makapaniwala nandito ka. Akala ko hindi na ito makikintay. Hindi ko hayaan yun.
pa sinabi ko sa iyo dati. Pangako ko sa iyo noon pa. Nagdadala ako ng army. Wala ko hindi gagawin para lang makita ka. Kahit bibirahin ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya nung wala ka sa tabi ko. Kahit bibirahin ko. Pinabantayan niya si Corrine. Eh, di ba, dapat di mo siya iniiwan. Baka may kailanganin sa alam mo naman hindi siya pwedeng bumangon. Kaka galing ko lang din po doon ay nagpaluto lang po ko ng merienda kay ate. Ibig mong sabihin, ngayon lang kayo magme-merienda? Di? Oo, ma'am. Nakahanda na ba yung merienda? Opo. Ito yung gamit ko. Pakidala muna. Yung kay Corrine? Opo. Ako magdadala sa kwarto, ha? Opo, ma'am. Po? Kayo pong magdadala sa kwarto ni ate? Oo, ako magdadala ng merienda. Hindi naman siya pwedeng bumaba. De, ako na magdadala niyan. Ibiray ko. Dito na si Daddy, nalilinig mo ba ako? Nalilinig niya yata ako. Na-excite yata. Na-miss ka rin daw niya. Bibiray ko, na-miss din kita sobra. Na-miss ko yung ganito, kausap kita. Na-miss ko yung mami mo. Laging nakangiti. Nay! Nay, sandali lang po. Oh. Bakit? Ako na lang po magdadala sa kwarto ni ate. Magmerienda na lang din po kayo, Nay. Ate Day? Bigyan niyo nga po ng merienda si nanay. Eh, anong pinagsasabi mong merienda? Eh, busog pa ako. Eh, galing ako ng kanting, eh, maraming pagkain doon. Eh, di, ano po, magpahinga na lang po kayo. O kaya, makipagkwentuhan po kayo kay Ate Day. Joel, kwentuhan mo kaya si nanay. Ano bang nangyayari, Bea? Ba't ayaw mo akong paakyatin? Ano bang meron sa taas? Joel. Po? Mahirap ng ganito. Patagod tayo magkikita. Tapos saglit lang. Hindi mo na lang sana kasi ako pinauwi. It won't be long, babe. Kakasama rin tayo. Malapit na yung pasukan natin, second sem. By that time, okay na yung prescribed bed rest mo. Tapos, pwede tayo magkasama ulit araw-araw sa school. Pero kailangan lang muna natin gawin to. Akin na to, Day. Nay, ako na lang po. Pahinga na lang po kayo. Akin na. Nay! Nay, ako na lang po magdadala niyo, Nay.
istorbo yun si ate dun. Beatrice, may dapat ba akong malaman? Ha? Wala po. Eh kung ganun, eh bakit mo ako pinipigilan? Pupuntahan ko lang yung ate mo. Eh, nagkakagaling ko lang naman po dun eh. Natutulog po siya. Di ba po kailangan po niya ng bed rest ngayon? Nay! Beatrice, tama na yan, ha? Si Nanay. Sabi ni Bea. Kakagising ko lang din po, Nay. Eh, bakit parang hindi ka mukhang bagong gising? Umidlip lang po. Kasi ako na eh. Joel! Oh! Ano nangyari? Hindi ko alam. Hindi ko nakita si Kuya Ryan doon. Baka nakapagtago siya. Saan? Ewan ko, Joel. Basta hindi siya pwede makita ni Nanay. Kundi pare-pareho tayong lagot dito. Okay, huwag kang matansi. Iguha tayo ng paraan. Paano? Ay, bakit po? Bakit parang may naririnig akong boses kanina? May kausap ka ba? Wala na eh. Ako lang naman po yung nandito eh. Oh! Bakit nandito pa to? Sinabi ko kay Dana, ilagay na to sa cabinet. Anay, ako na lang po maglalagay. Hindi, ako na. Pahinga ka lang dyan. Hindi, okay lang po, Nay. Kaya ko naman po. Kailangan pa yata platsyahin ito. Hindi mo lang inayos ng maigi. Kaya na nga ito. Ay, Nay, Pare, pasensya na, ha? Oh, ano ginagawa mo para sa mayo? Oh, but... Huwag na, Omeng! Ano? Ano yun? Sandali, ha? Tapahan ko lang. Kasama ka na lang. Baka mo dali sila yung Cecilia. Sabi ko naman kasi sa'yo, Omeng, huwag mo ipark yung kotse dito sa labas. Eh, alam mo namang hindi safe dito eh. Maraming dumadaang tao. Naku, kailangan na talaga natin makahanap ng malilipatan. Joel, Bea, pumasok na kayo sa loob. Baka mapagdiskitahan kayo dito. Omeng, ipasok mo na tong kotse sa garahe. Ha? Balik ka na. Sa pinto, sa kanto. Saka tumama, baka magpapayan na yun. Dalingin kayo natin sa bahay nila. Hindi, wala yan. Teka,
Hindi na. Lagyan lang natin ng ice yan. Ha? Hindi po, nagsakit na lang nila. Di ba, Joel? Opo. Hindi na. Yelo lang ilalagay natin dyan. Di ba, Joel? Sakay nyo? Ihanda mo nga ng yelo. Sakit. Po, ma'am. Sakit. Sandali lang, Joel. Kasi hindi ka nag-iingat dyan. Ate, Ryan, kailangan mo na umalis. Baby, Tara na, sige, okay lang. Tara. Ito ka lang sa likod mo kaya Ryan, ha? Dahan-dahan, ma'am. Sarado rin yung pinto. Aaray, sakit. Hindi, bilisan mo yung ano, yelo. Ito na po. Wala yan, Joel. Sakit. Stretch mo lang ng ganyan. Hindi! Yung yelo, ha? Karen, sa bintana ka na dumaan, ha? Nasa baba si nanay, eh. Ha? Sige, salamat. Dalian mo. Anong kinagawa mo dito?